Magandang araw sa inyo lahat mga mag-aaral. Ako si Sir OJ Manyo at ako ang inyong guro sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa katatagan ng loob. Bago ang lahat, kailangan natin ng mga kagamitan sa pag-aaral. Ano-ano ang mga kagamitan na ito? Una, kailangan natin ng lapis o ballpen. Pangalawa, kailangan din natin ng crayon. At ang pangatlo, kailangan natin ng mga activity worksheets. Ang mga activity worksheets ay nakapaloob sa module na ito. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, atin nang tuklasin at simulan ang pag-aaral. Sa paksang ito, ang layunin nito ay upang maipakita ang katatagan ng loob sa pagsasabi ng katotohanan. Para sa inyong unang gawain, inyo lamang babasahin at uunawain ang kwento. Ang kwento ay may pamagat na Ang Nawawalang Sapatos, Nicholas. Pagkatapos niyong basahin ang kwentong ito, inyo lamang sasagutin ang mga susunod na tanong. Una, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwentong binasa? Pangalawa, ilarawan ang katayuan sa buhay ng pamilyang nasa kwento. Pangatlo, ano ang dahilan ng pagsisinungaling ni Nicholas sa kanyang ina? Pang-apat, sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ni Nicholas? Ipaliwanag. At ang panglima, gaano kahalaga ang pagsasabi ng katotohanan? Matapos sagutan ang mga katanungan, maaari mo nang simulan ang gawain ni Kalawa. Sa gawain ito, mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan anuman ang maging resulta nito. Ang katatagan at ang lakas ng loob ang kailangan sa pagharap sa bawat sitwasyon. Sa gawain ito, makikita mo ang isang table na may dalawang kolum. Ang gagawin mo rito ay itala ang mga karanasan na nagpapakita ng lakas ng loob sa pagsasabi ng katotohanan. Maaaring naranasan mo ito sa bahay, sa paaralan, o sa komunidad. Ang unang kolum ay tungkol sa mga sitwasyon na nagpapakita ng lakas ng loob sa pagsasabi ng katotohanan. At sa ikalawang kolum naman, inyo lamang isusulat kung paano nyo ipinakita ang inyong katatagan ng loob sa pagharap ng katotohanan. Kapag natapos mo na ang gawain ito, tayo na't tandaan ang ating mga pinag-aralan. Sa bahaging ito, lagi niyong pakatandaan na ang lakas ng loob sa pagsasabi ng katotohanan ay isang natatanging ugali ng isang batang tulad mo. Iwasan mo rin ang pagsisinungaling kahit mabuti pa ang dahilan. Pahalagahan ang lahat ng pinaghirapan at pagmamalasakit ng inyong mga magulang. Matutong pahalagahan ang mga bagay na inilaan para sa inyo dahil iyon ay tanda ng kanilang pagmamahal at sakripisyo. Kung inyong lubos na naintindihan ang aking mga sinabi, maaari nyo nang gawin ang ikatlong gawain. Sa bahaging ito, ang lakas, katatagan, at tibay ng loob sa pagharap ng iba't ibang sulirin sa buhay ay kailangan upang mapaunlad ang inyong mga sarili. Ito ay ipinakikita upang maitama, mapabuti, at mapaunlad ang kakayahan para maabot ang kahusayan. Ang gagawin nyo sa gawain ito ay ibubuhit nyo o magdidikit kayo ng mga larawan na nagpapakita ng katatagan ng loob. Ilagay lamang ito sa loob ng box. Pagkatapos nyong ibuhit o idikit ng sariling larawan na nagpapakita ng katatagan ng loob, maaari nyo nang gawin ang ikaapat na gawain. Sa ikaapat na gawain, ano ang mahalagang aral ang nakuha mo sa kwento ng Nawawalang Sapatos, Nicholas at sa buong aralin? Sa bahaging ito, gagawa ka ng refleksyon tungkol sa mga aral na natutunan mo sa araling ito.
isulat mo lamang ito sa loob ng kahon. Pagkatapos mong isulat ang reflection sa loob ng kahon, tayo na't subukin ang inyong sarili. Basahin at unawain ang mga sumusunod na item at lagyan ng check ang mga sumusunod. Merong limang mga pahayag na nakasulat dito. Lalagyan nyo lamang ng check kung ito ba ay tama o ito ba ay mali. Unang pahayag. Ako ay may kakayahang akin lamang sapagkat iba ako kung ikukumpara sa aking mga kamag-aral. Tama o mali? Pangalawa. Mahalaga na maipakita ko sa aking mga kaibigan, kamag-aral, magulang, at kapitbahayan ang aking kakayahan upang malaman ko ang mga dapat ko pang paunlarin. Tama o mali? Pangatlo. Ang lakas ng aking loob at katatagan ay aking ginagamit sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga mungkahi at paalala mula sa aking kapwa. Tama o mali? Pang-apat. Hindi ako nahihinayang ipakita na magaling ako sa anumang bagay, kaya ayokong pinipintasan ang aking mga ginagawa. Tama o mali? At ang panglima, nakauunawa ako kapag itinatama ng mga tao aking mga nagawang mali dahil mapububuti at maipakikita ko ang aking natatanging kakayahan. Tama o mali? Kung inyo nang natapos sagutan ang bahagi ito, binabati kita dahil ako'y masaya na iyong napagtagumpayan ang module na ito. Isa puso at laging pakatandaan ang mga natatanging aral na natutunan sa araling ito. Muli, ako si Sir OJ, ang inyong guro sa ESP. Hanggang sa muli, paalam!